Tanong up si Sarah May Oayan from Kuwait. Chinat ko sa akin. Okay. Okay. Ano tanong niya pag Sarah? Tanong ko lang po, mentor. Ano po ang kailangan kong gawin kasi nahihirapan po akong mag-mindset lalo na sa mga OFW na mataas pa ang experience kaysa sa akin. Lalo okay. na pag tinanong ako kung may narating na ba ako. Okay. Tanong po yan ni Sarah May Oayan from Kuwait. Thank okay. you. Pag Sarah, no need na mag-explain ka. Ah, sa mga bago po na bagong member pa lang po, mga 1 month, 2 months, 3 months, even 6 months, wala pa kayong karapatan po mag-explain. Hindi nyo pa kaya po i-depend ang negosyo nito sa tanong ng mga kausap ninyo. Ang aralin nyo lang mabuti kung paano nyo po ititiap, ibig sabihin, ibibida yung upline po ninyo, yung mga presenter po natin. Wala dyan eh, Prof. Rolando, si Prof. Jaura, si Prof. Francisco, si Prof. July, si Silmar. Yan po yung mag-explain ng negosyo. Hindi po kayo. Pagbago pa lang po kayo, wag na wag kayo magbibida po ng negosyo. Hanap lang kayo sa training natin, meron naman sa training, ng mga salita na pwede po sa kanila, itawag doon, curiosity lang, mag-curious lang sila. Parang ganito. Parang ganito ha, kunwari kausap mo yung best friend mo, best friend, alam mo ba yung empowered consumerism? Siyempre nasagot yan, hindi pa. Hindi pa ano yun? Yung gumagamit ka ng produkto, tapos kumikita ka, sa loob ng isang taon, pwede pa tayo kumita ng 1 million. Di ba magtatanong yun? Na talaga, paano yun? Yun. Pag nagtanong siya ng paano yun, ibida mo na ngayon yung mga presenter. Ah, sige, i-add mo ito ha. Kasi ako gusto ko rin aralin. Kunwari, hindi ka pa member. Ganun ang pakikipag-usap sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Kunwari, bago ka pala, di ba? Hindi ka pa member. Ay, i-add mo ito ha. I-add mo itong taong to, si Francisco. I-add mo ito, si Rolando. I-add mo ito. Pero isa lang sa kanila, mamili ka lang. Huwag naman lahat. Isa lang sa kanila pipiliin mo na i-add. I-add mo ito. Kasi ito na explain sa akin eh. So, para pag ano decision mo, yun ang decision ko. Kung sasali ka, sasali rin ako. Kumari, ganun ang usapan. Yun ang technique sa mga kaibigan dyan sa ibang bansa. Na ma-experiensado na sinasabi mo na sa about networking. Tama ba? Kasi marami talaga taong ganun na napasok na nagsawa na sa networking eh. Basta curiosity lang po. Sasabihin nyo lang, alam mo na ba yung empowered consumerism? Yung gumagamit ka ng produkto tulad ng sabon, make-up, dagdagan mo lang ng mga ganun. Mga vitamins, mga pampaputi, mga pampaganda, mga ganun lang. Habang gumagamit ka nun, sa loob ng isang taon pala, pwede ka kumita ng 1 million kasi nagkakaroon siya ng mga points. E siyempre, makilos yan talaga. Eh, lagi niyang ginagamit ang sabon, lotion, o facial toner. Dapat, di ba? Shampoo. Yun, isa sa ibibigyan mo lang yon. Habang gumagamit ka pala, kumikita ka. Ilan ba kayo sa pamilya ninyo? 10 kami. Ay, ang bilis yung pala kumita dyan. Baka 2 million sa taon yan. Paano gagawin? I-add mo to si Part Rolando. Ay, ito si Rolando, i-add mo to kasi ito nag-explain sa akin eh. Pero hindi pa ako kasali. Hindi pa ako nagsubok. Gusto ko lang malaman ang reaction mo. Yan yung mga banat. Gusto ko lang malaman ang reaction mo kung maganda ba yung explanation niya. Kasi ako naganda na ako. Pero hindi ko pa kaya explain sa'yo kasi bago pa lang. Narinig ko pa lang eh. Pero hindi pa ako sumasali. Yan yung mga banat sa mga kilala. Kung sasali ka, sasali rin ako. Tama din kung ganun. Kung maaari, hindi ka pa kasali. Para malaman niya na hindi ka pa kasali, para ang pagkakaibigan ninyo, lagi lang doon. Kasi pag sabi mo kasali ka na, iiwasan ka na noon. O lalayaan ka na, ibablock ka na noon. Tama? So, sila, sa mga presenter, sila nang bahala magpaliwanag. Alam nila ang gagawin nila. At kapag sumali yun, sa iyo ilalagay yun. So, yun ang mga bago ha. Dapat ganun lang mga bago. Huwag muna kayong mga has magpaliwanag. Baka tanongin lang kayo ito. Nagtanong sa'yo. Ano ba narating mo dyan? Oh, sabihin mo, nasa Middle East ako. Ito narating ko. Wala. Sabihin niya, di sa negosyo mo. Imamang ka na ba dyan? Sabi mo, ay Diyos ko naman. Kakasali ko pa lang. Layaman agad ang pag-uusapan natin. O, sagot naman ng kaibigan mo, kakilala mo. Ay, umaman ka muna bago mo ko imbitahin para maniwala ako na totoo yung mayaman dyan. Talo ka na. Sarado na utak nun. Pero kung sinabihan mo lang, gagamit ka ng mga produkto tulad ng sabon, shampoo, pampaputi, pampaganda, pampasiksik.
Pero pagdating na isang taon, pwede kumita ng 1 million dahil sa points kasi magkakaroon siya ng points. Pagdating isang taon, i-convert sa pera yung points, pwede kumita ng 1 million hanggang 2 million. Lalo kung marami kayo kasama sa bahay. Tapos, tutok ang utak niya. Maganda yun ha. O, diba? O, tatanong nyo kay Part Orlando, kaya kay Part Francisco, kay Part July. Basta bahala ka na magpa-add kung sino sa kanila. Huwag naman lahat kasi malito na yun. Huwag yung kakakuan mo pa lang, kunwari, prospect mo pa lang, pagtanong niya ng ano ba yung negosyo mo, biglang i-add mo tong taong to, wala ka malang sinasabi maganda. Sasabihin naman ng tao na yun, ba't ko i-add yung Diablo na yan? Hindi ko i-add yan, sino ba yan? Lalo pag maganda pa yung kaibigan mo, i-add mo si Silmark, i-add mo, wala kasi sinabing iba, kundi i-add lang ha. Sasabihin ng kaibigan mo maganda, itsura nun, i-add ko yun, wag na uy. Tapos nga. Wala kasi sinabing maganda eh. Kailangan may sabihin ka maganda para ma-curious siya. Alam mo ba yung taong yan? Si Silmark? Ganyan-ganyan lang yan, pero mayaman yan. Gagawin mo siya. Yan yung nagsabi sa akin na kuan, na gagamit na ako ng produkto, pagkita na isang taon, pwede ako kumita ng million. Eh kahit 2,000 lang, isang taon, maganda na siya para sa akin, bilang OFW, di ba? Kung isang Pilipinas, may pira tayo doon. Di ba magtatanong yun? Balak na sila part Orlando, sila Park Francisco. Sila na magpapaliwanag. Nag-guess niyo po, Sarah, Park Sarah. Pag mga bago lang po, ganun lang pong gagawin. Hindi mo po kailangan pahirapan ang sarili mo. Mahirap sumagot sa mga tanong na hindi mo na maalam ang sagot. Yumamang ka na ba dyan? Ang sagot mo, hindi pa. Ang sagot naman nila, ay yumamang ka muna bago mo ko imbitahin dyan. Tapos ka na. Sabihin mo sa kanila, paano ko yaman? Ikaw pa ka lang unang inimbitahan ko. Sama. Mawalan ka ng gana. Ang feeling mo, lahat ng tao sa paligid mo ayaw. Isang tao pa lang naman ang sinakinausap mo. Feeling mo, lahat na ayaw. Ah, dapat pag ayaw, next. Pag ayaw, next. Pag ayaw, next. Pag ayaw, next. Pag isang taon ka na, puro ayaw na kukuha mo, aba, magtaka ka na sa sarili mo. Baka hindi ka nag-training. Ganun yun. Isang taon ka na, hindi mo pa alam, wala ka pang nalalaman sa negosyo mo. Nagtanong yung kausap mo, ano yung 24/7? Ay, panyon, sirap yung sirap. Patay tayo dyan. Isang taon na yun ha, hindi pa alam kung ano si 24/7. Patay tayo dyan. Tama ba? So dapat habang lumatagal ang taon, dapat nalaman mo yung produkto natin. True videos, true YouTube, marami naman sa YouTube. Okay? Ano ba nagagamot itong si 24/7? Sabi daw ni no, ano na nagamot ng ating mga produkto. Okay? Sabihin mo, ano yung burn? Ay, yung burn kanyan. Pambata yan, pambata yung burn. Pang baby yan. Patay tayo dyan. Isang taon ka na, wala ka pong nalalaman sa negosyo natin. Kailangan po, dapat sa tatlong buwan, dapat alam mo na ang negosyo natin kung ano negosyo natin. Pero alam mo na kung ano yung papakulitin natin. Alam mo yun, ano pangalan? Tika lang, nakalimutan ko eh. Ay, patay tayo dyan. Kausap mo, nag-log out na, hindi pa malaman kung ano yung produkto. Yes, yun po? Yes, apps. Okay? So po yung sagot ko po sa iyo, Park Sarah, huwag manghahas magpaliwanag kasi hindi ka pa marunong. Ipasa mo dun sa mga presenter, sila po bahala magpaliwanag. Para gumaan po ang iyong pagtrabaho sa negosyo natin. Mahirap po kayo pag-usap sa tao, nakaubusan ang oras mo dyan. Maraming talong ang tao. Kailan ba nag-umpisa yan? Gaganon pa yan eh. Sino ba mga may-ari niyan? Patay tayo dyan. Saan ba galing ang produkto niyan? Diba? Meron ba yung mga halal? Meron ba yung mga... maraming tanong yun. Eh kung di mo kaya sagutin yan, di patay na. Aanga-anga ka na nun. Tatalikuran ka ng kausap mo. Kaya huwag kayong mag-explain. Ha? Mga bago-bago pala. Hayaan mo yan, yung mga gwapo na yan. Ayan. Yung mga gwapo na yan, si Prof. Gulay, Prof. Orlando, si Prof. Francisco, si Silmar, si Park Jara. Hayaan mo yan, mga magaling magpaliwanag.
ako na bahala doon. Okay? Anong app? Okay ba yun? Parts? Alas dos? Okay lang yun, alas dos. Paano pa yung alas dos, ha?